Hi guys, welcome. Dito sa Santaro ang reading nito for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Eight of Swords in reverse. What's with the Eight of Swords in reverse? Here's energy mo. Ikaw na yung may control sa buhay mo. Hindi ka na mamanipula, hindi ka na makontrol, hindi ka na mapigilan, hindi ka na matali ng iba energetically. Hindi ka na maging victim pa, ganyan ba? Hindi ka na nagdurusa in your own world na generate lang yun ng mga manipulative people or yung mga na ma-manipulate energetically, you know. Hindi ka na makokontrol ng evil forces. You're the one who is in control. May authority sa buhay mo, sa sarili mo. Ikaw na yan. The real you. Na malaya ka, malawak ang galawan mo, hindi ka na ganito, na parang limitado, no? Yung space na nilimitahan. Ngayon, you are free, malaya, walang naglilimit sa'yo. So, ganon. Yung main energy mo ngayon. Your main energy. Oh. Mataas talaga yung status mo eh. With high priest, emperor. Or maybe ngayon, nag-umpisa. Nasimula ngayon at tumataas na yung status mo. Kasi hindi ka na makokontrol ng sumpa, curse ng iba yung reverse. O, kanina pa ito lumalabas. Pagbuklat ko ng baraha. Yung mga ginagawa nila against you. Ano ba itong ginagawa nila against you? Sumpa. Lahat na lang ng klase ng scheme. I think. Lahat ba ng klase ng scheme ang ginagawa nila sa iyo? Para ma-trap ka, para makontrol ka nila. Parang pang-control, hindi yan scheme. Sumpa ba yan yung karma in reverse dito na ginawa nila sa'yo? No. Kulam, any sorcery, ganon. Sorcery. May pangsuo mo ng demonyo. Iba-iba yung sorcery ah. May barang, may kulam, may voodoo, may kung ano-ano pa yan, di ba? Oh. Ano nangyayari? Pag ginagawan kanila ng sorcery, sila ang apektado, sila ang nababain, sila ang sinasalbahin ng mga inuutusan nila. Ganun ba yun? Hindi naman. Hindi ka lang naapektuhan na. Hindi ka na nila mababain, hindi ka na nila masasalbahin. Ano ba yan? Bumabalik ba yan sa kanila lahat ng spells at yung sorcery na ginagawa nila? Sa kanila ba tumatama? Ano ba ito? Maring hindi. Lumilipat ba sa kanila yung mga evil and demonyo na nagpanalbahis? Yung mga demonyo na inutusan nila, lumilipat ba sa kanila? Hindi naman lumilipat. Pero paano? May kasamang curse yan pag sorcery. Alamin natin. Saan napupunta itong mga ginagawa nilang sorcery? Merong tatamaan yun eh. Saan tatama yan? Sa kanila din mismo tatama yung sorcery na ginagawa nila. Sa kanila tumatama. Let's see yan. Hindi lang pala bumabalik, hindi lumilipat, kundi sa kanila na tumatama. Okay. So, ibig sabihin, kung gusto ka nilang patayin, sila ang mamamatay, no? Pagka ganun. Why? Ayun, no? Parang spiritually or
para mataas yung ano mo posisyon, parang gano'n, no, spiritually parang mataas yung status mo ba, no, respetado ka pati, respetado ka ng or may respeto ka sa itaas, ano ka pati, orthodox, hindi ka unorthodox, marunong ka sumunod sa mga rules, sa mga patakaran, kagaya sa Biblia, no? Kung ano may nakalagay doon. O nakita niyo yung ibang religion, di ba pinapalitan nila? Iniiba-iba nila. I'm just reminding you, hindi naman sa paninira, nakalagay yan sa Biblia talaga, guys, no? Na pagmalapit na daw ang end of the world, maraming religion na mabulaan na relihiyon ang susulpot. So, ayan. Di porket relihiyon ay sunggab na lang sunggab. Natural. You know, yung mga psychopaths, para malure nila. Madalasan na gumagawa ng mga ganyang relihiyon, mga psychopaths. Para makuha nila yung gusto nila. So, umpisa, bigay ng bigay eh. Hindi naman basta-basta magpapakita ng evil intentions yung mayan. Napaka-manipulative naman yan. Master manipulator yung mayan. So, sinasabi na yun sa Biblia, ba't ang titigas ng ulo ng iba? Alam na. Ang titigas ng ulo ng iba. So, sila din ang nagpapahamak sa sarili nila. So, ganun. Kasi sa umpisa, oo. Hanggang sa makuha nila yung loob mo. Puro maganda. Hanggang sa mamanipula ka na lang, mamanipula. Hanggang sa iba na yung paniniwalaan mo. Iba na yung inject sa utak mo. Iba na yung, ano sabihin, yung papaniwalaan sa'yo. Hindi na yung katotohanan. Iba na. So, may makala nila sa Diyos na reliyon yung pala kay Satanas. Belzebub. Natural, hindi naman basta-basta magpano. Gamitin pa rin nila yung pangalan ng Diyos dyan. Para manipulate yung tao. Sinabi na yun sa Biblia. Hindi makaintindi yun, iba. Mahirap. Mahirap maintindihan yan. So, ayan. The High Priest. To. Ano to? Maliban sa mataas ang status mo or may authority kay spiritually, mataas ang rank mo spiritually. Parang gano'n, no, with high priest. They cannot bind you. They cannot manipulate you. These were evil people. Masyado mapanin lang yun mga yan. Na gumagawa ng mga ganyan. Manipulative, ang kadalasan na ginagawa ng mga mabwisit, no? Any strategy, any tactics na pwede na lang gamitin. Mayroong pastor, bagong reliyon, natural, mga bagong reliyon. Ano ginawa? Sinunog niya yung ano? Ilang pastor na yan, guys, na hindi sana naninira ako. Ha? I'm just saying the truth. Hindi sana naninira ako. Mismo nakalagay yan sa Biblia yung
may magsusulputang bagong relihiyon, na mahuwag na relihiyon, bulaan, na propeta. Diba? Sinasabi yan eh. So, Old Testament pa yan eh. Diba? Dating Biblia pa yan. O, ngayon, may mga bagong Biblia na. Bagong version na. Iniba na ng iba. Ngayon, maniwala ko sa mga bagong Biblia. Mga inano na yan. Piniki na. Ng iba. So, see? May pastor eh na sa TV, napanood ko yun. Binalita yun eh. Sa TV o sa YouTube yun. Sa YouTube ata. Sa TV din ata. Kasi sinunog niya yung mga santo. Ano nangyari sa kanya? Nabaliw siya. Nasiraan siya ng ulo. Pag-alagala na siya ngayon sa kali. Dahil sa paniniwala niyang mali. Gumawa-gawa sila ng sarili nilang reliyon. Sino nag-udyok doon? Edi si Satanas o si Belzebub. Malamang. Demonyo. Tapos may isa pang pastor. Doon sa... Bata pa kasi ako noon eh. Sinama-sama na ako ng classmates ko noon. Yun ang reliyon nila. Eh, talagang naghanap yan sila ng magsisimba doon sa ano nila. Ganun sila eh. Magyayaya ba? Yung tatay noon, ang classmate ko na yon, ganun din ang ginawa. Sinunog niya yung mga santo ng asawa niya. Katoliko yung asawa niya. Siya, iba yung reliyon niya. Yun na yung reliyon niya. Ayaw ko sabihin kung ano yung reliyon na yon. Ano nangyari? Ibuntis yung asawa niya. Namatay yung asawa niya ng anak. Nagkaroon ng biribiri ata. May biribiri ba yun? Namatay. Buti ka mo kay buhay yung bata. Yung nanay patay. Tapos minalas-malas sila. Ganun. May mga tao kasing pilosopo. Yung nudyukan pala ng demonyo. So, yan. At yung sinasabi pong dragon ay evil, ang paniniwala nila sa dragon ay evil. Not all dragons are evil. Kasi, lahat ng seraphims ay dragon. No? Dragons yun sila. May mga seraphims na mabubuti na nandun sa langit. And as you know, God is a dragon, pero huge dragon. And yung mga seraphims, yun nga lang, may naging rebellious na seraphim, di ba? Si Belzebub, si seraphim na yun eh. And then si Lucifer, di ba seraphim yan? Yun ang sinasabing evil na dragon, evil na seraphim. Yung mga unsent dragon, yun yung si Lucifer, si Belzebub. Satanas tawagin. Yun. Hindi po lahat ng dragon or seraphims ay evil. Creations niyan sila ng God, kaso lang may naging rebellious. May naging evil. Yung ganun. Dahil sa pagiging gahaman. Dahil sa pagiging greedy. So, ganun din sa tao. May greedy. So, pagdating sa tao na greedy, gahaman, evil yun. Na gusto ng power, control sa buhay ng iba, you know? Yung buhay ng iba, pati yung buhay ng iba, gustong kontrolin, that's evil. It's a sign of evil. Pati yung greed, it's a sign of evil. So, hanggang dyan na lang yan. Ano yung mga pagbabago sa buhay mo nito? Ano ang mga pagbabago sa buhay mo?
There is a new beginning with the world in reverse. What's with the world in reverse here? Ano tong new beginning na to? Stability na to, guys. You will live a stable life na wala ng influence ng itong mga to, yung gumagawa ng sorcery. Ito yung totoong mga evil ng mga tao. Kaya nga, habang dito pa lang sila sa mundong to, pinapapatay na ng God yan. Kasi evil na yung ginagawa nila. Paano pa sa kabilang buhay? Di ba? Talagang dun talaga yung didiretso sa impyerong kaluluwa na magmagawa ng witchcraft or sorcery. Pati yung mga nagpapagawa, walang ligtas yan. Maliban na kung magsisi siguro at magbago. Well, we don't know kung talagang i-forgive yan sila, pero dun pa lang eh. That's evil. Evil yan. Parang hindi basta-basta nakasalanan yan. Oh. And ito yung magiging buhay mo na daw. No? Bagong buhay mo. Stable and you will feel secured with the number 4. No? With the 4 here. Na maging active na with the 1s here. Active na stable. And yung parang maging energetic ka na kasi wants to fire, no? Fire energy, maging lively ka na, ganyan. Ganyan ang buhay mo. And also, ano pa yung magiging buhay mo? No? Ano yung magiging buhay mo na? With the world in reverse, ano pa? Ano kaya ito? Healing. Healing. Hmm. Ayan guys, magiging ano ka na yung balance, mahihil ka na emotionally, mentally, yung chakras mo, maalay na yan, and hindi ka na magiging ano eh, maging mailap, no? Kasi mawala na yung fear sa'yo eh, hindi ka na, strong ka na oh. Strong ka na. Kumbaga, balance na yung buhay mo. Healed. Walang influence ng evil energies, evil forces. Siguro meron naman yan sa mga paligid, sa ibang tao. Pero hindi ka na ma-influensyahan. Parang may light na ayan, naka-surround sa'yo. Kung yung iba ay dark, no, yung aura nila, ikaw light, liwanag. Hindi mo ma-absorb yung kanilang evil energies, yung kanilang negativity. Magkakalmado ka na, ma-relax, relax na buhay, payapang buhay, may peace of mind. Itong mga gumagawa ng sorcery na to, ayaw nila ng ganyan. Kahit, at yung mga nagpapagawa din ng sorcery, ayaw nila ng peace of mind, ayaw nila ng relax at tahimik na buhay. Ang gusto nila manalbahe, control, power, authority. Full of anger, rage ang nasa isip at puso ng mga yan. That's why ma-evil yung kanilang oras. Yung aura nila, evil. Dark. Full of negativity. Yan ang mga nakapang-psychic attack. Yung mga gumagawa ng witchcraft. Sorcery. Kasi merong demon yun sa katawan pati nila. Dahil sa ina-attract na rin demonyo eh. So, yan. Or maybe matagal na to, na nakalaya ka, pero lumabas na dito. Or maybe lately lang, magbago lang, ganun. Ay importante, wala lang influence, wala lang mga kapamanipula sa buhay mo, sa isip mo, sa kapirahan mo, o sa asa na ang aspeto ng buhay mo, guys? Stable ka na. Yun ang mahalaga, no? At free ka na, malaya ka na sa mga evil influences na mga ganyan. Kay Belzebub na ano yan? Mga kademonyuhan yan. Yung mga ulam, barang, sorcery mo. Kay Belzebub, kay Satanas pa. So, ganun. Ang sa kademonyuhan yan. Pagka magkaroon na ng panibagong world, no?
yung paraiso ng Diyos. Wala na yan, yung mga demonyo na yan, yung mga evil na yan. Mawala na yung mga kampo ng kadiliman na yan. Pati yung mga gumagawa niyan, alam niyo kung saan ang diretsyo niyan, sa impyerno talaga, guys. Kasi kampo ng kadiliman eh. Kung makita yung evil yung oras na ngayon, maliban na siguro kung manghingi ng tawad, no? At magbago, hindi na ulitin. Siguro, sa tingin ko. Sa tingin ko lang. So, sa tingin ko lang naman ha. So, ano pa? Ano yung mga mangyayari sa buhay mo? Ano kaya ang mangyayari sa buhay mo? Soon. Ano kaya mangyayari sa buhay mo? Soon. Ano kaya ito? New beginning talaga. It's a new beginning, guys. It's a new beginning. Bagong pag-asa, bagong buhay, wala nang, yung hindi ka na nagdurusa, yung hindi ka na dumadanas ng, yung naghihirap, nahirapan, nasasaktan, yung ganyan. Hindi ka na dumadaan sa butas ng karayom, parang sinusubok ka na matinding challenges. Kasi ito yung mga gumawa niya, no? Na matinding pagsubok, matinding challenges, matinding pinagdaanan mo sa buhay, na nasaktan ka, nahirapan ka. Pagagawa ng sorcery. Pagagawa ng evil forces. Evil ng mga tao yan. Kampo ng kadiliman yan sila. Kampo ng kasamaan yan sila, guys. Kahit ano nila yan, kahit anong pangmanipula nila, kahit anong pagkukunwari nila na hindi sila kampo ng kadiliman, na hindi masama yung gawain nila, na i-reverse pa nila, na yung sugo ng God na nasa light, o yung mga chosen ones ang masama daw, evil, ganito, ganyan. Siyempre, manipulative yung mga yan eh. Yan talaga sinungaling yung mga evil na yan. Yung mga kampo ng kadiliman. Sinungaling yan sila. Hindi yan sila magsasabi ng totoo, no? Ganun talaga yan. Kadalasan naiingit yung mga, narcissistic. Mga narcissistic ba yung gumawa ng sorcery sa'yo o nagpagawa ng sorcery? Hindi naman sila narcissistic. Yung nagpagawa sa'yo ng sorcery, narcissistic. Hindi. Yung gumawa sa'yo, baka wala nang paggawa, baka ginawa. Yung nagawa sa'yo ng sorcery, yung gumagawa ng sorcery sa'yo, narcissistic. Ayong gumagawa lang, yun ang narcissistic. Ibig sabihin, walang nagpagawa. Yung gumagawa mismo, yun ang narcissistic. Kanya talaga yung narcissistic. Chosen one ka ba? Ay, hindi ka naman chosen one. Hindi ka chosen one. Pero, kakaroon niya ng justice. No? Justicia. Hindi ka chosen one, pero ayun, narcissistic. Kaya gumagawa sila ng ganyan eh. Gusto na sila yung mataas, nasa spotlight. Yung bilib na bilib sila sa sarili nila. Ganyan ang mga narcissistic. Ang puro hangin yung utak nila. Mga ganun. Hangin ang laman ng utak nila. Yung kahit na ganto lang sila, kunwari lang, sample lang, ganto lang sila. Ang tingin nila sa sarili nila ay sila yung pinaka magaling. Pinaka bright. Pinaka ano, kahit na hindi naman bright. Kahit hindi naman magaling, sabihin nila, napakagaling nila. Or kahit hindi nila sabihin yun, ganyan sila mag-isip sa sarili nila. Kasi nga narcissistic eh. Well, yung disorder na ganyan, dinevelop lang nila yan sa sarili nila. Tinuro nila yan sa sarili nila.
And dahil sa environment kung paano sila pinalaki. Hanggang yun ang binilid nila sa sarili nila. Maging ano sila. Kung ano sila. How they think of themselves. Superior. Mataas. Uminom ko may ko. Wait na. So, and guys, may pagka-prophet ka ba? Kasi meron tayong ano dito eh. High priest, no? Parang prophet or high priest. Parang ganun ba? May pagka-ganun ka ba? Hindi naman daw. Hindi ka naman daw ganun. Ha? May pagka- or prophet ka ba? Let's see. Prophet ka ba? Ay, hindi talaga eh. Hindi ka prophet. Ano lang talaga, yung ano kong klase ng tao? Strong na tao, no? Kasi meron respetado, strong, galing ka, spiritually mature, kasi you know, meron hierophant yan, and you can focus now on your stability, on your family, on your life. So, when it comes to love life, ano yung mga darating sa buhay mo? May person ka na ba na kinakasama? Meron ka na bang person? Ah, meron ka ng person eh. Meron. Or maybe paparating pa lang ito kung wala ka pang kinakasama, pero meron daw. Kaso lang itong person mo, para bang may pagka-player ba itong person mo? Kung meron kang kinakasama person, may pagka-player siya, gano'n? May pagka-player siya. Ano? Or na klase ng asawa, parang ganoon, para bang nang submission ka para hindi makontento sa isang lugar, or else hindi lang makontento sa iyo, mga ganoon ba, may ginagawa pa kalokohan, mga ganoon, happy go lucky siya, yeah, pero ano ba yung feelings ng person mo sa iyo? Stable, komportable naman siya. Actually, unemotional, no? Na asawa ka niya, ayan, na partner ka niya, and willing naman siya maging good provider sa'yo. Ano pang feeling sa sa'yo? Mahal ka ba ng person mo na yan? Mahal ka ba niya? Mahal ka naman niya, kaso lang, parang bang, makikita mo sa kanya na parang hindi siya ganun ka-attached emotionally, hindi siya ganun ka-loving, parang cold and emotional. Ganyan siya. Parang may boundary na hindi siya sweet, ganyan. Mahal ka naman niya. Oo, mahal ka niya. At iniisip ka naman yan. Kaso lang, ganun lang talaga siya. Parang nag-enjoy pa sa buhay, ganun. Kahit may asawa na, kahit may partner na, o kahit may karelasyon na, ganun. Pero mahal ka niya, no? Ano yung iniisip ng person mo sa'yo ngayon? Upright ba itong Page of Pentacles? Reverse siya. What's with the Page of Pentacles in reverse here? May iniisip ba yan sa'yo ngayon? Wala siya iniisip ngayon. Pero pag iniisip ka niya, ano yung naiisip ng person mo na yan? Lalo kung nasasama kayo, parang ganun. Pag iniisip ka ng person mo na yan, ano yung iniisip niya sa'yo? Wala lang. Kasi parang unemotional siya, no? Ang malaga sa kanya, i-provide niyo yung needs mo, ganun.
Oo eh. Yun ang importante sa kanya. Naka-focus kasi to sa ano eh, more on earning money, practical, maring sa work niya, ganoon. So, possible na yun ang palagi niya iniisip, to earn money, ganyan. Or ang magpayaman. Kumita ng pera. Nawawala yung stress niya, nawawala yung kalungkutan niya. Nakakatanggal ka ng negative feelings, negative emotion. Yun, ganun pag naisip ka niya, nawawala yung mga problema niya, nawawala yung mga regrets, yung problema niya na may mga losses, may mga nawala sa kanya. Parang ikaw yung nakakatanggal ng problema niya, ganun. Oo, nakakatanggal ka ng problema niya, ng stress, baggage, problem, ganyan. See? So, ano yung balak sa'yo ng person mo? Ano yung balak niya sa'yo? Here I am. I think yan na yun, oh. Yun yung pinaka-ilalim yan. To start, may gagawin siya action. Ano to action yung gagawin niya sa'yo? May gagawin siya action, may idea siya eh. Ano ba to? Upright pa itong Six of Wands. Now it's in reverse. Hindi magtagumpay ang ano. Itong bitter. Bitter. Ano ba to? Third party ba to? Sa'yo? So nagsiselos pala itong person mo. May gagawin siyang action, meron siya na isip na idea para hindi magtagumpay yung third party, yun ang balak niya. Na critical mag-isip to, logical, intellectual, pero cold yung third party na yan, na hindi siya magtagumpay na makuha ka sa kanya. Na maagaw ka sa kanya, no? So, ganun. Ayaw niya maagaw ka ng third party. Alam niya na mayroong third party or pwedeng ex mo yan na gustong bumalik sa buhay mo. Meron ka bang ex na gustong bumalik sa buhay mo? Meron nga. Meron nga. At mukhang hindi siya nag-take ng action. At merong gustong bumalik sa buhay mo. So, parang naramdaman ng person siguro or nahalata niya. Na may gustong bumalik sa buhay mo at ayaw niyo yung mangyari. Ayaw niyo magtagumpay yun. So, ganun. Message ng angels for you. Ito guys, kung kaninong energy lamang ang makukuha, no? Sa bawat reading. So, ayan. Patsambahan lang talaga. Admit your true feelings to yourself. Be honest with yourself. Only you know what it is that you truly desire. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan dito sa aking channel, please do subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaraas na itis sa reading nito.